Kumusta kayo guys? Kumusta ang araw nyo? So, for today's video guys, gumawa ako ng mga sumulat ako ng mga ano, ng mga alituntunin, mga batas dito sa Saudi, mga pinagbabawal nila, anong mga hindi dapat gawin. So, sa mga kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pindutin yung notification bell para updated ka sa mga videos ko. So ngayon gagawa ko ng video guys about sa mga bawal dito sa Saudi. Sa mga first time mag-abroad, pupunta ka ng Saudi, i-share ko yung sa dito yung mga pinagbabawal nila dito, mga hindi dapat gawin. So para aware ka na kung balak kang mag-abroad, mag-Saudi, alam mo na yung dapat iwasan. So, magsulat ako guys dito ng mga bawal bawal nila at mga alituntunin nila dito sa Saudi. So, number one guys, bawal tignan ang mga babaeng Saudi, lalo na yung mga may asawa. Kasi guys, yung mga Saudi dito, nakatakip yung mga mukha nila eh. Alas mata lang yung nakikita. Kasi nga, yung mga asawa nilang Arabo na laki, ano sila, seloso. Kaya huwag mo silang, di mo sila pwede tignan ng titigan or kumbaga pag nakita mo lang baliwala, ano mo lang siya, parang baliwala mo lang, nakita mo lang, okay na yun, sa tingin lang. Pero yung habulin mo ng tingin, bawal yun. Napakaigpit dito yun, bawal tignan ng mga kababayan ng mga Arabiana. So kaya dapat aware kayo sa ganun, hindi pwedeng titigan. So number two, dito sa Saudi bawal magsuot ng ano, yung maikli, yung nakasando ka, nakashort ka, di pwede yan, bawal yan dito, lalo na sa mga public places, sa mga ay pupunta ka ng mga, sa mga mall, bawal kasi yan eh, di na allowed dito yan. Pag nahuli ka guys ng police, yung penalty 5,000 Saudi riyal. So ang laki na nun, di ba? 5,000 Saudi riyal, nasa magkano yun? Maybe 65,000 pesos sa Philippine pesos. Ang laki na nun. So bawal yun, dapat aware. Sa mga dito kasi sa Saudi riyal, yung mga Pilipino, pag naglalaro sila, minsan dinadala nila, doon sila nagbibis, doon sila nasi-short na sila doon sa mga basketball court. Ano lang ginagawa nila. Kaya hindi, ano, kaya ingat lang sa mga, lalo na pag magagala kayo, kaya dito lagi nakapantalon pag lalabas ka ng bahay. Punta ka sa mga pilihin, sa mga mall, papadala ka ng pera, kailangan nakapuntalon ka lang lagi. Ayun ang number number 2. So number 3, na bawal magsama ang lalaki pag hindi pa kayo kasal. Lalo na kung dito sa Saudi, maraming ganito eh. Yung lalo na pag hindi mo asawa at nasasama kayo, lalo na kasi wala kayong ano yung kumbaga sa ano, wala kayong permiso, wala kayong papel, dapat kasi may papel. So dapat yun, ingat kayo dito, ingat na yung pag-ingatan niya lagi yun. Ako minsan nakakasama ko yung girlfriend ko, pero syempre kahit pa paano may kasama naman ako na ano, na may mag-asawa, dapat ganun, may kasama na meron silang papel. Halimbawa may girlfriend ako dito, tapos yung kasama ko mag-asawa sila na may papel sila dito, pwede yun. Sa ilang ingat lang lagi, ayun ang bawal. Magpawal magsama ang lalaki at babae, lalo na pag di kasal. Di pwedeng yung mag-live-in kayo, di pwede yun, bawal din dito. Makukulong kayo or mag-deport kayo, papauwiin kayo, ano, papauwiin kayo ng Pilipinas. Kaya ingat kayo lagi guys, huwag yung gagawin yun. So number, ano tayo, number, number 5, bawal mag-video sa mga public places, lalo na sa mga government building. Kasi ano yun eh, maigpit sila din sa ganun eh, lalo na yung mga military hospital, yung mga base dito, mga sa mga militar, bawal yan, bawal magkuna sila ng video. Napaigpit sila dito guys, kasi inisip nila baka tayo, baka yung nagkukuha ng video na yun
terorista or ano, mga something like that. Nagbabawal talaga yun, mahigpit yun. Kaya huwag kayong pag sa mga building dito sa Saudi, pag nakita kayo na camera tapos may bilog siyang ganito tapos naka-slash siya, ibig sabihin mo huwag kayong kukuha ng video doon. Bawal yun. Hindi ina-allowed yun. Pag nahuli kayo, baka pauling pauwing kayo or imbestigahan kayo, bakit ka kumukuha ng video. So, lalo sa mga vlogger dito sa Saudi Arabia, maging limit lang kayo. Kung maaari, sa loob na lang kayo magkuha ng video, gawa na kayo ng mga video na ano na makapag- gawa na lang kayo ng vlogs sa mga vlog ng bahay, ganyan, sa loob ng trabaho, pwede din. Lalo na ako, kumisan sa trabaho, nakapag-ano ko. Pero, nakalimit lang, sabihin, hindi ako kumukuha ng mga video yung may camera sa paligid, bawal yun. Kaya ingat lang din, ha? So, yun. Number 6, ito yung pinaka-importante sa lahat, guys. Lagi nyo dadalhin yung ikama number, ikama card nyo, ikama, pinaka-ikama, ano nyo. Kumbaga dito, pinaka-identity card mo. Kumbaga sa atin, siguro, pag-uwi ko, may lalabas na yung tawag na national ID. Ayun, doon lahat, nakabasa lahat ng transaction mo, magpapadala ka, may transaction sa mga bangko, doon lahat naka-ano yun, doon lahat naka-lagay yung mga transaction mo. Ano ba ba, nahuli ka na, nakabangga ka, kukunin yung identity mo, malalaman agad kung sino ka. Tapos doon din naka-attach yung cellphone number mo dito sa Saudi, kaya napakaganda ng nation ng ID dito na tatawag na ikama number dito. Ikama card, pinaka-ikama card dito na sa Saudi. Ayun. Kaya lagi yung dadala niyan pag lalabas kayo ng ano ng bahay. Kasi pag nahuli kayo guys at wala kayong ikama number, kukulong kayo. Halimbawa, nahuli kayo tapos ang nakalimutan niyo lang pala. Kailangan dalhin niyo kasi hindi walang exempted, hindi sila nagpapalamalag ng hindi nila inaano yun, hindi nila baka inexempted lang, walang exempted sa ganun. Dapat dalhin mo lagi ang ikama number mo. Sorry, ikama card pala. Pinaka national ID mo dito. So, papakita ko yung sample ng ikama dito. Kunin ko iglit lang. So, ayan. Ito yung pinaka-ikama ID. Importante to guys. Ito, every year nire-renew to sa mismong government relation dito sa ano nyo, lalo na sa kumpanya nyo. Sa mga bago pa na pupunta ng Saudi at wala pa kayong ikama number, make sure na dadalhin nyo yung passport nyo at yung maaari bibigyan kayo ng kumpanya ng temporary ID lang para pansamantala meron kayong may pakita sa mga polis, mahuli man kayo, hanapan kayo ng identity card, meron kayong papakita na ano, kahit temporary lang, lagi yung dadalhin yung passport nyo. Ayun ang number 1. So, lagi yung huwag nyo makalimutan yun guys, ha. Importante ikama number, ikama card pala, sorry, huwag nyo makalimutan yun. So, number 7, bawal ang alak dito sa Saudi. Pag nahulihan ka ng alak, lalo na sa airport, naku, napakikpit pa naman dito guys. Mga repapits, sobrang higpit dito sa Saudi. Bawal ang alak. Ultimo sa mga x-ray machine dito, pag galing ka ng Pilipinas, dapat nakarating ka na ng airport ng Saudi, may x-ray yan, in-x-ray yung bag mo. Pag nasense niyo yung alak na meron ang alak sa bag, yari ka, makukulong ka, madideport ka, or maybe ikulong ka muna nila. Kasi napaka-higpit dito sa Saudi guys. Bawal ang alak dito. So, tandaan nyo yan guys, bawal ha. Lalo na, ako ilang medyo nakaibas na rin ako sa alak dahil alam niyo naman ang Saudi dito, walang masyadong mga bisyo, kaya iwas na rin sa mga ano, sa mga agantong bisyo. Kaya so guys, tandaan niyo yan, bawal ang alak sa Saudi. Huwag kayo magdadala, lalo na may nabasa ako minsan sa ano sa Facebook na ano siya na nahuli siya, na set up siya ng mga pulis, bumili yung mga pulis sa kanya, tapos di niya alam na yung mga transaction niya pulis pala, na set up siya. Pala niya mga kumukuha lang sa kanya mga ordinaryong tao lang, nalaman niya mga Saudi pala ng mga pulis dito. Yun, sinurveillance siya na sinetup siya.
Nahuli siya, guys. Ang dami niyang mga ano, mga gantong kasi ganto, kumbaga sa atin, isang ganto na bote, 100 real, depende kasi sa ano, ganito. Ang daming bote na ano, nahulihan siya. Kaya nakulong siya siguro. Kulong siya ngayon. Kaya Pilipino 'yon, nakita ko 'yon, nakita ko sa Facebook dito sa ano. So number 8. Ito. Bawal pumatay or magnakaw. Alam niyo naman, guys, sa atin sa Pilipinas, bawal magnakaw, bawal pumatay. Dito rin, na sobrang ipit. Pag pumatay ka ng kapwa mo or lalo na mga ano, mga Saudi national, alam niyo na yung kainatan niyo, pupugutan ka ng ulo. Kung ano yung ginawa mo kasalanan, pupugutan ka ng ulo, lalo napatay mo, ganun. Kaya lagi kayo magpapasensya, guys. Lagi kayo magbabaho ng milyang-milyang pasensya. Milyang-milyang patawad. Pasensya nyo na kung may maraman kunting galit. Ano nyo na, kumbaga sa ano, patawarin nyo na. Ipagpasensya nyo na yung mga ganun bagay. Lagi kayo magpapakumbaba sa mga nakasalamuha nyo na Arabo, Imanlahi. Lalo na mapagka magumainit ang ulo, ganun. Ingat lang kayo. Kaya lagi kayo magpasensya lagi. Alam nyo naman, pagka pumatay ka, alamin mo kainatan mo, alamin mo ang batas dito na pag pumatay ka, ayun din ang kabayaran ng iyong kasalanan. Puputulan ng ulo mo, pugutan ka. So ayun nga, so ang susunod doon, ang magnakaw. So bawal na magnakaw dito, guys. Pag nahuli kang nagnakaw dito sa Saudi, ang gagawin sa'yo, lalo depende sa halaga ng nanakaw mo, puputulan ka naman ng ulo ng ano, ng kamay. Kamay naman yung puputulan sa iyo. Depende. Bawa, kaya yung mga bentahan ng mga ginto, wala kang makita ng mga security guard. Makita mo yung mga nakaspaskil na mga ginto dito, kung mapapasyal ka dito, lalo dito sa Jeddah, makita mo yung mga bilihan ng ginto. Wala silang mga security guard. Kaya lalo na na pag ikaw nahuli ka, nagnanakaw ka, mayroon kang inumit, tapos nakuha ka ng camera, imbisigahan ka kung sino ka, pag na-identify ka kung sino ka, huhulihin ka, lalo na kung malaking bagay yung nakuha mo, puputulan ka ng kamay. Ilang ko, ilang kamay puputulan sa'yo. Kaya hanggat maaari, ingat na lang, guys, ha? Ayun ang the best doon. Ingat lang lagi sa mga ganong bagay. Alam naman natin, mabawal magnakaw. Sa Biblia pa lang, nakasulat na yan, bawal ka pumatay, bawal ka magnakaw. So kailangan i-apply natin dito. Kung anong batas ng Diyos, meron din ang batas ng tao na ganun. So alam nyo yan, sa mga biblical speaking na yan, guys, sa Biblia, bawal yun. So yun nga. Number 9, bawal magpatugtog sa mga public places. Bawal magpatugtog yung mga, bawa, pupunta ka sa isang lugar, sa mga mall, madadala ka ng speaker, bawal yun. Nasala ka sa mga volume, napaka-bawal yun dito. Kasi lalo sa mga Muslim, hindi, ayaw nila na maingay na gano'n na nasasounds na ano. Bawal yun, guys, huwag yung gagawin yun. Lalo na sa mga kapitbahay nyo, lalo na kung ang kapitbahay nyo is dito sa accommodation nyo, sa mga tirahan nyo is mga Arabo, mga pamilya ng Arabo, sensitive sila. Pag nakarinig sila ng mga maingay na mga music, baka ireklamo kayo, gano'n, baka pati-report kayo, kasi bawal yun eh. Baka mapauwi lang tayo na wala sa oras. Kaya ingat lang kayo, guys, sa mga ganong bagay. Huwag na huwag kayong papatugtog basta-basta, lalo na pamalakas. Pati na rin sa mga sakyan, yan, bisan diba pag may sakyan, papatugtog tayo ng sasakyan natin, nilalakasan pa natin, bawal yun. Mag-ingat kayo lagi. So, number 10. Bawal manigarilyo sa mga pampublikong lugar, lalo na sa mga ano, mga mall, mga establishment, sa mga pupuntahan mo na lugar na maraming tao, bawal manigarilyo. Na siyempre, guys, alam naman na pagka sa atin din, bawal manigarilyo sa mga public spaces. Siyempre, alam naman, pag naamoy mo yung second smoke, masama sa kalusugan, di ba? Kaya iwas na lang sa mga ganong bagay, ha? Common na yun, bawal manigarilyo sa mga ano, kampublikong lugar. Lalo na dito sa Saudi, siyempre, sensitive yung mga ibang lahi, mga Arabiano, mga Arabo, ano.
Siyan, ayaw nila makamoy ng usok. Kasi ingat na lang din. Kumari, wag na natin gawin. Wag na, ingat na lang. So, bawal yun. Ito pa guys, number 11. Bawal, lalo na, bawal dito yung sa Saudi yung... Halimbawa, mayroon akong asawa. Ay, mayroon akong kasama na babae. Tapos mayroon akong sasakyan. Bawal yung sa harapan. Bawa, nagdadrive ako. Sarili ko yung sasakyan. Halimbawa lang ha. Yung babae, bawal yung sa harapan yun. Di pa pwede yun. Lalo na kung di mo siya asawa, bawal yun. Kasi pag may checkpoint, nahuli kayo, ba't magkasama kayo sa nasa harapan siya, nasa sasakyan mo, questioning kayo. Hanapan kayo ng permiso, pero waraga, kumbaga sa Arabic, waraga, tawag din, kumbaga sa ano, hanapan kayo ng marriage contract. Yun, bawal yun. Ingat kayo sa ganun. Number 12, bawal maglakad ang mga babae, lalo na pag this oras na. Kumbaga sa Pilipinas, guys, dito sa curfew, ganun dito, dito sa Saudi, bawal na bawal yun. Kasi, alam na pag this oras ng gabi, lalo kung babae, bawal maglakad sa mga pampublik, ano, sa mga madidilim na lugar, yan, bawal kung hindi ka pwede. Kasi, kaya iniwasan yun, guys, kasi minsan may mga ibang lahi na loko-loko, namaya, raping ka, tapos, alam naman, pagka, pag na, ano ka, nakusunodahan ka, ingat lang doon sa mga kababayan natin na Pilipina na balak pumunta ng Saudi. Ingat lang din. Mas maganda kung kasama mo yung mga barkada mo, mga kapwa mo Pilipino, kasama mo sa trabaho, para maiwasan din. Ayan nga guys. So number, kung ano na to, number 13. Bawal dito yung mga pornography site, mga manonood ka ng mga porn, yung mga XXX na videos. Kasi guys, nakaban yan dito sa Saudi Arabia. Pinagbabawal yan. Kaya bawal yan. Hindi ka makapag-access dito ng mga pornography site sa Saudi Arabia. Ban yan dito sa Saudi. So yun, itagtag ko lang yun. At ito pa, bawal din dito yung baboy. Hindi pwede madala ng baboy dito. Kasi alam niyo naman natin, ng Muslim country, pero hindi pwede madala ng baboy. Ultimo kapiraso or madidetect yan sa airport. Baka makulong ka pa nila, ipapauwiin ka pa nila. So, kat maaari, respetuhin lang natin sila. Dahil na mga Muslim, hindi kumakain ng baboy. So, ito pa, dagdag ko pa. Bawal din yung mga paglalabas ka, magdadala ka ng rosaryo, magdadala ka ng mga santo, or mga pamahihin natin na nakasanayan sa Pilipinas, mga ginagawain natin, bawal yan. Huwag ka magdadala ng mga ganyan. Kasi ano natin, ang Muslim, iba ang Diyos nila dito. Kaya respetuhin lang natin sila. Kaya pag nahuli ka na ginagawa mo yun, nalabag ka sa, parang inaanam mo sila, kinakalaban mo sila, parang hindi mo sila nirespeto, baka ipakulong ka nila or ipa-deport ka nila. So, ingat kayo guys, maging aware ka sa mga ganun ha. So, yun nga. At ang idadagdag ko pa is bawal din dito yung umastang bakla. Bawa bakla ka, tapos pinapublic view mo na bakal ba din ka, kumbaga sa ano, alam nyo yung sabihin yung sa mga ibang lahi, kinikending-kending ka sa mga Arabo, naginaakit mo sila, tapos nagsusot ka ng mga pang bakla na outfit, nagme-makeup ka, nagli-lipstick ka. Bawal yan dito guys, kaya sa mga kababayan ko na pusong mong babae, kaya ingat na lang kayo. Maaari, huwag nyo na kayong gamit, huwag nyo nang dalhin dito yung ganun mga bagay. So yan guys, ginagdag ko lang din yun, mga ganun bagay dito, ha? So, yun nga guys, ito pa rin isa pa dito sa mga bawal din dito sa Saudi Arabia. Lalo na lang sa mga kababahiyan, bawal ang lumabas ka ng bahay na hindi ka nakasuot ng abaya. Ang paikpit dito sa Saudi Arabia guys. Kasi nga, Muslim country to, kaya dapat ang mga kababahiyan lagi nakabaya. Minsan nga may itakip sila sa ganito. Ganon silang parang, itakip sa mukha, mga ibang ano. Kaya laging
lagi niyong susunod yung abaya niyo, lalo sa mga kababaihan, sa mga kababaihan natin na Pilipina, lagi niyong susunod ng abaya niyo pag lalabas kayo ng bahay. Importante yun, guys. Pag nahuli kayo, baka kulong kayo, or pauwiin kayo, i-deport kayo, kasi dapat, tama naman natin mga common na, ano, na, pinababawal nila, dapat sumunod na lang tayo. Ayun, so yun, guys, at, ito pa, bawal din dito yung, pag ang mga Muslim, lalo na pa nagpa-pray sila, kailangan, lahat ng mga tindahan dito na nakasara, bawal yung nakabukas. Kasi nga, tanda na yung pagkalam nila na yun na siguro, yun ang pinaka paniniwala nila na bawal buksan yung mga tindahan, mga bilihin dito, lalo yung mga parang mga mini market dito, pag oras ng sala, nakasarado lahat yan. Yun, guys, bawal buksan, bawal kang magano. Bawal, nasasala, tapos hindi ka pa nasasarado ng tindahan, bawal yun. Baka mga i-reklamo ka ng matawa or ipakulong ka. So yun, guys, at bawal yun sa mga dito sa Saudi Arabia. Sa mga Muslim country, bawal din yun, di nila inallowed yung mga ganun, lalo na sa mga dito sa Middle East, sa mga maraming mga Muslim, di inallowed yun, bawal yun. So dapat sumunod na lang tayo sa respeto na lang natin ang kanilang mga paniniwala, sumunod na lang tayo sa batas nila. Okay? Ayun nga, guys, at hanggat maaari, iwas tayo sa mga ganong bagay, sa mga pinagbabawal nila. Hanggat maaari, sumunod na lang tayo sa batas nila. So, kasi alam naman natin ang purpose natin dito, bakit tayo nag-abroad, bakit tayo nagpunta ng Saudi o ibang bansa, para sa pamilya natin, para sa kinabukasan din naman natin, sa pamilya natin, makatulong tayo sa mga kapatid natin, sa mga minamahal natin, magawa natin yung bakit tayo nag-abroad, alam natin yung purpose. Siyempre, nagpunta tayo dito para din sa future natin, sa family natin, makatulong tayo sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay, sa mga magulang natin. Kahit pa paano, mabigyan natin sila ng magandang kinabukasan. So, sana maging marami kayo natutunan sa aking may na-share kung ano yung mga pinagbabawal dito. Basta gawin lang natin yung trabaho natin, mag-enjoy lang natin yung trabaho. Alam naman natin yung pag nagpunta tayo dito para makapag-save ng money, makapag-invest or sakali man, or makapag magawa natin, mapapatapad natin ang ating mga pangarap. Alam naman, di ba, pag nag-abroad ka. Kaya sa mga magbabalak mag-Saudi, alam niyo, ngayon, kahit pa paano, may naroon ako na itulong sa inyo, na i-share ko sa inyo yung mga bawal dito, mga alituntunin nila. So, wala nang mawawala, eh. Sumunod lang naman tayo, sundin lang natin ang kanilang batas. Pag tutunan natin yon, kaya natin magawa yon sa ating pansariling ginagawa. Kaya maging ano lang, kaya maging aware lang kayo dito na maaari, wag na, iwasan na lang. Kaya nga bawal, kaya nga sinabog na bawal. So yun yan, guys, sana marami kayo natutunan sa mga na-share ko sa inyo, sa mga magpapalak, good luck, sa mga gustong mag-abroad, good luck, lalo na kung gusto nyo magpupunta kayo ng Saudi. Kahit pa paano, meron na share ako sa inyo. So yun lang, guys, salamat sa mga panonood, salamat sa mga sumubaybay, lalo na sa mga kaibigan ko, sa mga classmate ko, sa mga nakakilala sa akin. Kung ikaw at bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo nakalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga videos ko. So yun lang, guys, salamat. Ingat kayo palagi. I-enjoy nyo lang yung ginagawa nyo. Salamat. Muli ko na nagpapasalamat sa mga sumuporta, subscribe ang channel ko. Sige lang, guys. Keep it up. Bye-bye. Ingat kayo. You're the God of this city. You're the King of these people. You're the Lord of this nation.
You are, you're the light in this darkness. You're the hope to the hopeless. You're the peace to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God.